Hi, ako po si Rolly Magpayo. I'm a filmmaker and photographer. Welcome to my channel. Sa video na ito, ako ay mag-a-unbox, magte-test at magre-review ng CK Mova SUM5 Studio High Quality USB Microphone. High Quality Condenser Capsule that delivers warmth and presence for a clear, professional sound. Meron siyang apat na polar pattern, stereo, omni, cardioid, bidirectional. Multi-polar pattern po siya. I-explain ko po later kung ano yun. Meron siyang gain switch, low or high. Meron din siyang mute function. Meron din siyang 3.5mm headphone monitor jack. Pwede mong pakinggan yung nire-record mong na voice. Meron siyang volume control knob, USB output that works seamlessly with computers and tablets. Simple to use, yun yung nakalagay. Ang mic capsule niya is 3x14mm condenser, 14mm yung capsule. Frequency response is 20Hz to 20kHz. Working voltage is USB DC 5V. Ibig sabihin kumukuha siya ng power dun mismo sa USB port. Bubuksan ko na po. Ganda ng packaging. Doble-doble. User's manual. Aba, malaking yun ang sulat. Uy, ang laki niya. Ganda. Ito na mismo yung USB microphone. At syempre, may kasama na siyang USB cable. Examine ko muna the actual microphone. Ito yung mute button. Ito naman yung volume ng headset sa monitor. Sa kabila, ito yung apat na polar pattern. At ito naman yung gain control. Meron na siyang kasamang sarili niya na table stand. Nandito naman po sa ilalim yung 5/8-inch na threaded hole. Pwede po itong ikabit direkta sa mga microphone stands. At nandyan din sa ilalim mismo yung headphone output at yung USB out. Ang unang-una kong kailangan explain tungkol sa microphone na to ay yung meron siyang apat na polar patterns. Ano po ba yung polar patterns? Ang polar pattern po, ito po yung kung paano po nagpipick up ng sound yung klase ng microphone. Meron po dito na stereo ang polar pattern. Ano po ibig sabihin ng stereo? Nagka-capture po siya ng sound sa left and right. Ang perfect example po nito ay kapag meron pong dumadaan na sasakyan or tricycle or kotse na pag dumadaan siya from left to right, nare-record po ito ng microphone at nadidinig mo sa headphones mo or sa speakers na yung sound mo ay nagta-travel from left to right. So pag pinakinggan mo yan at pinapanood mo sa video, nadidinig mo rin yung sound na nagle-left to right. So yun po yung tinatawag na stereo polar pattern. Pangalawa po na polar pattern ay omnidirectional. Ang ibig sabihin po ng omnidirectional ay ito ay nagka-capture ng sound all around. Ibig sabihin, nagka-capture siya from the front, nagka-capture siya from the sides, at nagka-capture siya from the back. So equally po. Ito po ay pwedeng gamitin kapag ikayo ay nagre-record ng environmental sound or kayo ay nagre-record ng conference meeting na everyone around the table ay nagsasalita. Bilog lang po yung symbol ng omnidirectional na polar pattern. Pangatlo po ay ang cardioid. Siguro ilang beses nyo nang nadinig yung term na cardioid sa microphones. Kaya po siya tinawag na cardioid ay korte po itong puso. Yun pong part na may indentation, dun po hindi masyadong nagpipick up ng sound ang microphone na merong cardioid polar pattern. Ito po yung microphone, nagpipick up siya ng sound from the front, a little from the sides, and very very little or none galing dun sa likod. Yun po yung tinatawag na cardioid polar pattern. Ang pang-apat po ay bidirectional. Ang ibig sabihin po ng bidirectional, nagpipick up po siya ng sound sa front at sa likod. Pwede po ako mag-interview ng tao na pipick up po yung sound galing sa akin at yung sound galing sa taong kinakausap ko. So, yun po yung apat na polar patterns ng microphone na ito.
Ang CK MOVA SUM5 ay isang studio USB microphone. So ito po ay primarily ginagamit sa computer. Pwede rin po itong gamitin sa mga mobile devices katulad ng tablet and phones as long as meron silang USB connectivity. Ikukumpara po natin siya dun sa iba't ibang klase ng microphones. Ito po ang ginagamit ko ngayon ay lavalier microphone, also known as lapel microphone. Ito po kalimitan ay nilalagay sa damit ng tao na inire-record. Yan po ang ginagamit ko ngayon kasi yan po ang pinaka-convenient, pinaka-madaling i-setup. Ito naman, video microphone. Kalimitan po itong ginagamit na nakakabit sa camera. Ito naman po ay isang shotgun microphone. Kalimitan, ito po yung ginagamit na nakakabit sa boom pole at hinahawakan sa ibabaw ng nire-record na tao. Ito po ay XLR microphone. Kailangan pa ng either audio interface or mixer or audio recorder para mapagkabitan ng XLR na connection. Ito po ay condenser microphone din katulad nitong SUM5. Ito ay CK MOVA SXM3. Ito po ay studio microphone din pero ito naman ay XLR. Katulad din siya nito na XLR. So kung ako po ay magre-record using a computer, ito po ang pinaka-convenient sa lahat. Una-una, kung itong gagamitin ko direkta, pwede ko nang ikabit itong USB direkta sa computer. Sa Apple computers, ito po ay plug and play. Pwede ko na siyang gamitin. Sa Windows computer, meron lang siyang kailangan na install na driver para magamit itong microphone na ito. Madali lang naman siyang i-install. Ito pong XLR microphone na to, pwede rin naman siyang gamitin sa computer or sa mobile phone, pero hindi po direkta dahil ito po ay XLR. So, kailangan ko pong gumamit ng ganito para maging audio interface. So, additional gadget po para dito. So, ito po yung pros ng USB microphone. Ngayon, itong USB microphone, mukhang magiging main stage siya talaga ng aking computer dahil mukhang ito na yung gagamitin ko. Meron na siyang kasamang sarili niyang microphone table stand. Pero kung gusto mo siyang i-mount sa ibang microphone stand katulad ng mga boom arm or yung mga floor stand, pwede mo siyang tanggalin sa kanyang microphone stand. Meron siyang 5/8-inch na threaded hole. Pero just in case ang microphone stand mo ay 3/8-inch, may nabibiling mga ganito na 5/8-inch to 3/8-inch na adapter. Ngayon, susubukan ko na po siyang i-test sa aking computer. Ngayon, itetest ko na yung mga polar patterns ng CK MOVA SUM5. Ito yung stereo polar pattern ng CK MOVA SUM5. Stereo polar pattern ng CK MOVA SUM5. Stereo polar pattern ng SUM5. Stereo polar pattern, mic test, mic test, mic test, mic test, mic test. Ito naman yung omnidirectional na polar pattern ng SUM5. Ako ay nagsasalita sa harap ng SUM5. Ako ay nagsasalita sa side ng SUM5. Ako ay nagsasalita sa likod ng SUM5. Sa kabilang side ng CK MOVA SUM5. At sa ibabaw ng CK MOVA SUM5. Yan po ang omnidirectional polar pattern ng SUM5. Ito naman po yung cardioid polar pattern ng CK MOVA SUM5. Cardioid polar pattern ng SUM5. Nasa side ako, cardioid polar pattern ng SUM5. Cardioid polar pattern ng SUM5. Cardioid polar pattern ng SUM5. Ito naman yung bidirectional polar pattern ng SUM5. Nasa front ako sa bidirectional. Nasa side ako sa bidirectional. Nasa kabilang side sa bidirectional ng SUM5 at sa likod ng SUM5. Nasa ibabaw ako sa bidirectional polar pattern ng SUM5. Ngayon po, itetest ko naman yung mute button. So,
Ito po ay nakailaw. Ibig sabihin po ay hindi po siya nakamute. Kapag nakamute po siya, the light is blinking. So nagsasalita po ako ngayon, ito po ay hindi nakamute. Pipindutin ko po siya. Yan po, ngayon ay naka-unmute na naman siya. Ang tinetest ko naman po ngayon ay ang kanyang audio gain. Kasalukuyan ang audio gain niya ay nasa low. So, ako po ay magsasalita habang pinipihit ko po unti-unti ang audio gain niya para malaman po natin ang kanyang difference sa paglakas. Marami na po akong nadidinig na external noises dahil medyo tinatodo ko na po yung audio gain ng microphone na ito. Malakas siya. Nadinig na dinig ko sa headphones ang lakas ng audio gain. Nakalagay sa box niya, high quality condenser capsule. I agree, high quality naman siya. Maganda yung rendition ng boses ko. Ibig sabihin, kung ano yung nadidinig ko sa kanya, maganda naman. Wala akong masyadong nadidinig na reverb, ugong, or wala akong nadidinig na muffled sound. Kasi nakagamit ako ng ibang microphone, yung mga medyo low quality, medyo muffled yung boses ko. So, eto hindi siya ganon. So, audio quality, okay siya, maganda siya. Yung polar patterns, of course, maganda yung idea na meron siyang apat na polar pattern sa iisang microphone. Katulad na itong microphone na to, isa lang yung polar pattern niya. Etong microphone na to, mas versatile siya dahil syempre, meron kang apat na polar patterns. So, okay yon. Okay din sa akin yung may audio gain, pero napapansin ko pag tinataasan ko yung audio gain, mas nakaka-pick up siya ng mga external noises. Gusto ko rin yung mute function, syempre, dahil hindi lahat ng microphone may mute. So, okay din siya na meron siyang headphone monitoring. So, yun. Highly recommended ko po ito. Magiging mainstay na siya ng aking workstation. Kung meron kayong tanong, pwede kayong mag-comment sa baba. At kung kayo ay meron ding personal experience dun sa microphone na ganito, pwede rin po kayong mag-comment sa comment section ng aking YouTube. Ngayon, kung meron kayong tanong about the microphones na pinakita ko, or in particular dito sa SUM5, pwede din po kayong mag-comment. So, maraming salamat sa Vicen Marketing sa pagbibigay sa akin ng opportunity na matest lahat ng microphones ng CK Mova. Huwag mo rin kalimutan na mag-like. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo and i-click nyo na rin yung notification bell para sa susunod na video na ilalabas ko, mano-notify kayo ng YouTube. Maraming salamat po!